Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Napasulat ako upang isalaysay ang aking karanasan tungkol sa isang bagong yanggaw na aswang. Siya nga po pala, itago niyo na lang po ako sa pangalang Joseph. Ngunit bago po ako magsimula, mayroon muna akong katanungan sa mga lalaking nakikinig ngayon. Mahilig ba kayong tumitig sa mga magagandang dalaga? Mabilis ba kayong mabighani sa taglay nilang kagandahan? Papaano kung isang nakakakilabot na katauhan pala ang nakakubli sa likod ng kanyang malaanghel na mukha? Gugustuhin mo pa rin ba siya o katatakutan mo na? Ito na nga, Kuya Barry, ibabahagi ko na ang aking karanasan. 27 taong gulang na po ako. Tubong Batangas, ngunit napadpad po ako sa Surigao dahil nagbakasyon po ako kina lolo at lola. Tuwang-tuwa ang lolo at lola ko noong nakita nila ako. Binatang-binata raw ako at bukod sa macho na, gwapo pa. Idolo talaga ako ni na lolo at lola Kuya Barry. Nag-iisang anak lang kasi ako ni mama at papa. Mahilig po akong maglaro ng basketball, kaya nga tinawag nila akong basketballista. Isang araw, habang naglalaro ako ng basketball kasama ang mga kalaro ko, tumalbog po ang bola sa di kalayuan. Kaagad naman akong tumakbo upang sundan ang bola. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang bola ay tumama sa ulo ng isang babae na nakaupo sa gilid habang nanonood ng basketball. Hala! Naku, miss! Pasensya ka na! Hindi ko po sinasadya na matamaan ka. Wika ko sa babae nang makalapit ako sa kanya. Nagtagpo ang aming mga tingin. Kinakabahan ako noong mga sandaling iyon dahil baka magalit siya sa akin. Miss, pasensya na talaga ha. Pag-uulit ko. Ngumiti naman ang babae at saka sumagot. Ay, wala to, ayos lang. Sa susunod, mag-iingat na lang kayo. Habang nakatingin ako sa kanya, agaw pansin sa aking mga mata ang kanyang namumukadkad na kagandahan. Ibang-iba talaga ang ganda niya, Kuya Barry. Kulot ang kanyang buhok, maputi ang kanyang balat, matangos ang ilong, at kay ganda ng hugis ng kanyang labi at maging ang kanyang mga mata. Kung ahantulad mo nga siya sa isang laruan ay para siyang Barbie kung titingnan mo. Hindi ko napigilan ang aking sarili na mabighani po talaga sa kanya. Hindi ko alam kung bakit parang iba talaga ang dating niya para sa akin. Uy, Joseph, kanina ka pa nakatitig dyan ha. Hinihintay ka na naman kalaro natin. Nagulat na lang ako sa biglang pagsulpot ni Miguel, isa sa mga kalaro ko sa basketball. Dahil doon ay nahimasmasan ako. Napagtanto ko na kanina pa pala ako nakatulala dahil sa magandang babae na nasa harapan ko. Bumalik naman kaagad ako sa basketball court. Ipinagpatuloy namin ang aming paglalaro. Ngunit hindi pa rin maalis-alis sa aking isip ang mukha ng magandang babae. Minsan nga, pasimple ko siyang sinusulyapan habang nakatingin naman siya sa aming mga naglalaro. Nagtanong-tanong ako sa mga kalaro ko kung anong pangalan niya at sinabi nila na Tanya raw ang pangalan ng magandang babaeng iyon. Mahilig daw tumambay si Tanya sa basketballan tuwing hapon upang manood. Mula noon, palagi na akong naglalaro, Kuya Barry. Inaabangan ko kasi si Tanya. Hindi ko alam kung bakit hinahanap-hanap ko siya. Napansin ko rin na mahilig siyang mag-isa. Tumatambay lang siya sa basketballan ng mag-isa, Kuya Barry. Wala siyang kasama, walang kausap. Siguro sanay siya sa ganoon. May mga pagkakataon na gusto ko siyang kausapin, ngunit pinangungunahan ako ng aking hiya.
Kaya naman hanggang tingin na lang ako sa kanya. Isang araw, nagimbal ang buong baryo nang biglang kumalat ang isang kakilakilabot na balita. Naku, isang bangkay ng tao ang natagpuan doon sa damuhan. May kagat sa bandang liig at wala nang lamang loob. Wika ng isang lalaki na wari ko ay 50 anyos na. Ay, pati kambing at baka may ngat-ngat sa liig. Naku, ano bang nangyayari sa lugar na ito? Wika naman ng isang babae. Nasa basketball court ako noong mga oras na iyon. Nakikinig lamang ako sa kanilang pinag-uusapan. Inaamin ko na nanindig ang aking mga balihibo, Kuya Barry. Bigla po akong nakaramdam ng takot dahil sa mga naririnig ko sa paligid. Ay, imposibleng ordinaryong tao lamang ang may kagagawa nun. Malaki ang paniniwala ko na aswang talaga ang gumawa nun, sabi naman ng isang matandang lalaki. Kung kaya't binalot ng pangamba ang buong baryo sa Surigao dahil sa balitang iyon. Oo nga, aswang talaga ang may kagagawa ng lahat ng ito. Pagsasang-ayon naman ng matandang babae. Huwag na tayong lumabas kapag kagabi. Delikado na talaga kapag lalabas ka. Wika naman ng isang matanda. Mas maiging mag-ingat na lang tayong lahat. Wika naman ng isa. Dahil sa mga nakakakilabot na nagaganap sa aming baryo, natatakot na ang mga tao na lumabas tuwing gabi sapagkat hindi naman tiyak kung ligtas pa ba kami kapag lalabas kami. Isang umaga, habang abala ang mga tao sa pagtatrabaho sa kani-kanilang mga gawain, isa na namang pangyayari ang natanggap ng lahat. Carlota, nakita ba ninyo yung anak kong si Andeng? Kaninang umaga ko pa siyang hindi nakikita eh. Wika ni Aling Sonia. Wala eh. Hindi ko nakita si Andeng eh. Baka naglalaro lang kasama ang mga kapwa niyang bata. Sagot naman ni Aling Carlota. Naku, hinanap ko na kung saan-saan eh, pero wala talaga. Maawa kayo, tulungan niyo naman ako. Nawawala ang nag-iisang anak ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nanginilid na luha sa mga mata ni Aling Sonia. Parang mababaliw siya sa kahahanap sa kanyang anak na babae dahil 7 taong gulang pa lamang ito. Maya-maya, biglang dumating ang anak ni Aling Carlota na si Paulo. Tumatakbo ito at hingal na dumating. Magkalapit bahay lamang kami at nakikinig lamang ako sa pinag-uusapan nila habang nasa labas sila, samantalang ako naman ay nakadungaw sa bintana. Nay, may nakita akong dugo ang bata roon, doon sa may inyugan. Sigaw ni Paulo. Ano ka mo? Dugo ang bata? Aba Paulo, huwag kang magbibiro ng ganyan. Sa unay hindi pa naniniwala si Aling Carlota sa sinabi ni Paulo. Ngunit kinumbinsi siya nito na maniwala. Nay, nagsasabi po ako ng totoo. Halika, samahan mo ako roon at nang makita mo. Turan ni Paulo sa kanyang ina. Sumunod naman si Aling Carlota at Aling Sonia. Pati ako ay sumunod na rin sa kanila sapagkat ibig kong makita kung ano ba talaga ang nakita nitong si Paulo. Noong makarating kami sa Niugan, nakumpirma namin na tama nga pala ang sinabi ni Paulo. Isang dugo ang bangkay ng bata ang nakahimlay doon. Ang anak ko! Ang anak ko! Wala sa oras na napahagulgol si Aling Sonia nang mamukhaan namin ang bangkay ng bata. Iyon ay walang iba kung hindi si Andeng, ang anak ni Aling Sonia na hinahanap niya. Sinong gumawa nito? Mga wala kayong puso. Kung sino mang halimaw ang pumatay sa anak ko, magbabayad ka. Galit na pagsusumigaw ni Aling Sonia. Yakap-yakap niya ang kanyang anak na wala ng buhay.
Tila gumuho ang kanyang mundo sa sinapit ng kanyang nag-iisang anak. May ngat-ngat iyon sa liig at may mga kalmot sa mukha, dibdib at balikat. At ang masakit, wala nang lamang loob ang bata. Hindi tao ang gumawa nito kung hindi aswang. Wika ko habang pinagmamasdan ko ang kaawa-awang figura ng kawawang bata. Mga halimaw sila. Pinatay nila ang anak ko nang walang kalaban-laban. Sigaw ni Aling Sonia habang nag-uunahan sa pagbagsak ang kanyang mga luha. Dahil sa paglantad ng isa na namang krimen, mas lalong natakot ang mga taga-Surigao. Ang lahat ay naalarma, nangamba at halos hindi na lumabas sa kanilang bahay. Kahit ganoon na ang nangyari, napapadalas pa rin ang aking pag-alis upang maglaro ng basketball. Palagi kong nakikita roon si Tanya at isa rin iyon sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto kong maglaro. Crush na crush ko talaga si Tanya pero nahihiya lang akong umamin sa kanya. May pagkatorpe kasi ako, Kuya Barry. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Bandang alas 5 ng hapon, natapos na ang aming paglalaro. Nagsipag-ubian na ang mga kapwa ko manlalaro at maging ang mga manunood. Pauwi na rin sana ako nang bigla kong napansin ang crush kong si Tanya. Nakaupo ito malapit sa basketball court. Oh, ba't nandito pa kaya siya? Hindi ba siya natatakot na maabutan ng gabi? Padilim na ng padilim ah. Bulong ko sa aking sarili habang nakatingin ako sa kanya. Naisip ko kasi na delikado na kapag kagabi kaya nag-alala ako para sa kanya. Nilabanan ko ang aking hiya. Nilapitan ko si Tanya, Kuya Barry. Miss, hindi ka pa ba uuwi? Madilim na kasi, baka kung ano pa ang mangyari sa iyo. Wika ko sa kanya. Mula sa pagkakatitig sa malayo, tumingin siya sa aking direksyon at saka nagsalita. Huwag mo akong aalalahanin. Walang masamang mangyayari sa akin. Ikaw ang mag-iingat. Seryoso ang mga matang ipinukul niya sa akin. Ni hindi niya man lang nagawa pa ang ngumiti. Parang ang weird niyang tignan. Nagpaalam na ako sa kanya at habang binabagtas ko ang daan pa uwi sa bahay ng lolo at lola ko, napansin ko na parang may sumusunod sa akin. Lumingon ako, ngunit wala naman akong nakita. Kaya nagpatuloy lang ako sa aking paglalakad. Ngunit hindi pa rin ako talaga mapakalikuya. Pakiramdam ko talaga ay may sumusunod sa akin. Muli akong lumingon at laking gulat ko nang biglang nasa likuran ko na si Tanya. Tanya? Anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya habang nanginginig ang aking mga tuhod. Ngiti lamang ang kanyang iginanti sa akin. Sobrang ganda niya kapag kangumingiti. Para siyang isang diwata. Nakatitig lamang ako sa kanya habang siya naman ay nakangiti. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi nagtagal. Biglang kumunot ang kanyang noo at unti-unting naglaho ang kanyang mga ngiti. Nagulat na lang ako nang biglang namula ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga ngipin ay naging pangil at ang kanyang mga kuko ay naging mahahaba. Ang magandang mukha ni Tanya ay biglang pumangit maging ang kanyang buhok ay naging magulo. Parang naistatwa ako sa aking kinatatayuan. Ang babaeng gustong gusto ko ay bigla kong kinatakutan.
kinakataan niya. Isa kang aswang. Sigaw ko at kumaripas ng takbo. Hinabol niya ako at takot na takot talaga ako, Kuya Barry. Sobrang bilis ng aking mga hakbang. Hindi ko alintana ang mga malalaking bato na inaapakan ko. Muntik na niya akong maabutan at mabuti na lamang nakakita ako ng mga matatandang nag-iinuman. Doon ako nagsumiksik sa kanila. Tulong! Tulungan niyo po ako! Hinahabol po ako ng aswang! Hingal na hingal ako, Kuya Barry, habang humihingi ako ng tulong sa kanila. Nagulat naman ang mga nag-iinuman sa aking bigla ang pagdating. Kitang-kita din nila ang galit na galit na aswang na humahabol sa akin. Nataranta ang mga lalaking nag-iinuman. Tila nawala ang kanilang kalasingan. Dahil sa taranta nila, naghagilap sila ng mga kung ano-anong matutulis na bagay tulad ng kawayan at agad nilang sinugod ang aswang. Sa una, sinubukan pa nito na lumaban ngunit bigla siyang hinampas ng isang lalaki sa likod. Kumaripas ang takbo ang nilalang. Huwag nating hayaang makatakas yan! Habulin natin siya! Hinabol ng hinabol nila ang aswang, Kuya Barry. Nagising na rin ang iba pang mga kapitbahay na naroon sa tabi noon dahil sa ingang nilikha namin. Nagkaisa ang lahat na hanapin ang nilalang na iyon. Patuloy pa rin ang paghahanap namin sa aswang. Kung saang-saang sulok tumakbo ang aswang hanggang sa umabot na kami sa mga kakahuyan. Nagulat na lang ako nang makita ko si Aling Sonia. Kasama rin pala siya ng mga kalalakihan na naghahanap sa nilalang na iyon. Galugarin natin lahat ng kakahuyan. Tatadtarin ko talaga ang aswang na iyon. Walang awa niyang pinatay ang aking anak. Galit na sambit ni Aling Sonia. Ngunit sa kasamaang palad, halos inabot na kami ng 2 oras kahahanap sa aswang, ngunit hindi namin ito nakita. Mabilis kasi ang pagkilos ng nilalang na iyon. Napakadulas at talagang hindi magpapahuli ng buhay. Noong kami ay magtipon-tipon muli, inamin ko sa kanila ang aking natuklasan. Sinabi ko sa kanilang lahat na ang aswang na iyon ay walang iba kung hindi si Tanya. Nagulat naman ang lahat sa aking itinuran. Napatingin silang lahat kay Aling Nena. Si Aling Nena pala ang ina ni Tanya. Kasama rin pala siya sa grupo na naghahanap sa aswang. Aling Nena, bakit hindi mo sinabi na aswang ang anak mo at siya ang nangbibiktima sa lugar na ito? Galit na sumbat ni Mang Ben. Patawarin niyo na ako. Patawarin niyo ang anak ko. Mahal na mahal ko si Tanya. Opo, siya po ang aswang. Siya ang nangbibiktima sa lugar natin. Pero wala akong magagawa dahil siya ay isang bagong yanggaw. Nagsimula lang yan noong sumama siya sa kaibigan niya sa bukid. Wala kaming kaalam-alam na aswang pala ang pamilya ng kaibigan niya. Mang Ben, maawa kayo. Huwag niyong patayin ang anak ko. Pagpapaliwanag ni Aling Nena na ikinagulat naman ng lahat. Hindi, hindi maaari. Buhay ang kinuha niya, kaya buhay din ang kabayaran. Galit na sigaw ni Aling Sonia. Halos magluluhod si Aling Nena sa aming harapan, ngunit hindi namin iyon pinansin. Masakit para sa pamilya ng mga biktima ang ginawa ni Tanya. Tanya, lumabas ka! Labas! Ipinagpatuloy namin ang paghahanap sa aswang, subalit talagang bigo kami na ito'y matagpuan. Tuwing gabi, nagro-ronda at nag-aabang kami sa kanyang pag-atake. Isa, 2, 3 at marami pang lumipas na mga gabi. Ngunit naging tahimik lang
ang buong baryo ng Surigao. Wala nang aswang ang bumalik upang mambiktima. Hindi na namin muling nakita pa itong si Tanya. Ang magandang dilag na isa palang bagong yanggaw. Kung nasaan man siya ngayon, wala nang nakakaalam pa. Hindi ko lubos akalain, Kuya Barry, na ang magandang babaeng hinangaan ko ay isa palang aswang. Ang maiiwan ko lang sa lahat ng mga taga-subaybay, mag-ingat po kayo sa mga taong inyong nakakasalamuha, sapagkat hindi natin alam kung sino ba talaga sila sa likod ng kanilang mga ngiti at maamong mukha. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Barry, at sana po'y maitanghal mo rin ito sa inyong channel sa mga susunod na araw. More power po sa Ang Sundo Horror Stories, and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon at lalong-lalo na sa mga OFW. Lubos na gumagalang, Joseph. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.